Ayan. Ayan, yan, yan, may pinapakita mo ito? Ayan, siya. Babala sa mga paalis at lalapag sa Manila International Airport Terminal 1 and Terminal 3, lalo na sa mga OFWs at balikbayan na pauwi sa Pilipinas. Mag-ingat at maging alerto po kayo sa loob ng NAIA. Bantayan niyo po ng maigi ang inyong mga gamit. At huwag niyo pong iwan o ihabilin sa kahit kanino dyan sa loob ng NAIA. Dahil baka impostor ang mga nakausap o nakaharap ninyo sa loob ng airport. Nang di kayo matulad dito sa isang OFW na hindi nakaalis ng bansa dahil sa nasalisi ang kanyang bag na naglalaman ng mga importanteng bagay. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Na nasalisihan siya sa airport, pa-flight na siya sana. Kaso yun nga, nakakalungkot na nawala yung mga documents niya, guys. Nawala yung wallet niya, nawala yung passport niya, lahat ng documents niya. As in, wala siya, guys. Kaya mag-ingat tayo, guys, sa mga daladala natin, mga bag. Natan talaga natin. Mag-ingat talaga kayo, mga kababayan, dahil binalita po kamakailan na nakapasok pala sa loob ng airport ang mga impostor. Pagala-gala sa loob ng NAIA. Ang modus nila, magsusuot di umano ng army uniform at magpapanggap na inappoint ng bagong namahala sa airport na si Don Ramon Ang. Ito siguro ang taktika nila para makapasok sa airport at makapagnakaw ng mga bagahe ng mga pasahero. Kaya magdubli ingat po kayo sa loob ng airport. Huwag kayo basta magtitiwala at lalong huwag yung ilayo yung mga kamay at mata ninyo sa inyong mga dala. Dahil napakatuso na ngayon ng mga magnanakaw. Tulad nitong babaeng ito, nagpapanggap na inappoint ni Don Ramon Ang para makapasok sa loob ng airport. Ayan, may pinapakita mo ito? Ayan, siya. Ang tsura niya. So, nag-ikot, Kuya Glenn, hindi sinita. Ba? Walang ID, ha? Aba? So, ang nangyari, tuloy-tuloy, Kuya Glenn, sa loob ng mga restricted area, tuloy-tuloy pasok. Walang ID ito, ha? Paano sisita yung gwardiya? Kasama yung supervisor nila. Mamukat-mukat mo, Kuya Glenn, ha? Lumipas ang halos mahigit isang linggo. Ayun, Kuya Glenn, hindi pala totoo na... nabudol sila. Lahat ng mga head supervisor sa airport, saludo dito dahil bagong ano ito eh, appoint ng Don Ramon Ang eh. Akalain niyo po isang babae, sabi niya siya daw ay Philippine Army Reservist at siya daw ay inappoint para maging supervise ng security personnel sa Terminal 3. Ang akala nila, ito nga, totoo. Mamukat-mukat nila, hindi pala totoo. Siya pala ay nagkunyari lamang. Ay, nako. Mag-ingat po tayo. Dami pong mga impostor ngayon. Ayon sa balita, kasalukuyan na umanong nakakulong ang babae. Pero mag-ingat pa rin po kayo, mga kababayan. Huwag po kayong magpakampante dahil baka maraming kakambal ang babaeng ito na nasa loob ng NAIA. At lalong-lalo na huwag po kayong basta magtitiwala sa mga naka-uniforme na nakikita nyo sa loob ng airport. Dahil hindi natin alam kung totoong empleyado ba ng airport o impostor ang nakausap natin. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan, naway nakatulong sa inyo ang mahalagang impormasyon na ito para makapag-ingat po kayo. Dahil di po pero yung mga pinaghihirapan nyo na basta lang nakawin ng ibang tao. Mag-ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.